Tena halin na sabayan, bagong uso ay simulan. Oh, dapat lang ka ba? Yeah! Viewers natin dito sa Star Cinema FB Live. Yes. Ngayon tanghali na pagbigyan lang naman tayo ng mga kilala sa larangan ng industriya ng musika. Kaya ito na nga, makapapakilala natin sila. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Angeline Quinto and Sir Jonathan Manalo! Yes, bati naman po tayo sa mga viewers natin. Ay, oh! Hello po sa mga viewers! At thank you very much po sa mga naka-online ngayon. Hello! Hello sa lahat ng viewers ng Star Cinema Facebook page. Kumusta po kayo dyan? Hello! Ayan, yes! Ito na nga po, Sir Jonathan. Balita po namin, may handog kayo, munting regalo, maagang Pamasko. Mm-hmm, nako, maagang Pamasko at maagang pa-birthday. Sa aming dalawa, magka-birthday kami. Hindi pala maaga, no? Tama, parang pa-birthday gift namin. Birthday namin actually, ni Sir Jonathan. Actually, sabay kami ng birthday ni Angeline. Ay, ayan na. November 26. Na. Feeling ko dapat may advance birthday greet. Ano na tayo? Kanta sa kanila. Like, ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Yeah! Happy birthday to you! Yeah! Hey! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ay, feeling ko, bago natin umpisan tong tanungan natin, mag-wish tayo. Sir John, ano pang wish ninyo? Ang wish ko, sana bumili po kayo ng ticket. Yes! wish granted. Ng Kinse. Sa December 3 na po yan, ang aga ko nag-promote eh, no? Masayang-masaya po kasi ito na siguro ang pinaka-star-studded concert ng taon. Tama ba? Yes! So ayan, yan ang birthday gift ko sana sa akin. Ikaw, Angge. Angge. Anong birthday wish mo? Birthday wish ko, napakarami po. Hindi ko nasasabihin yung wish ko para sa family ko. Yung wish ko para sa akin, sana mas marami pa akong mga kanta na magawa po na si Sir Jonathan yung gagawa. Aww! Oh. Yes. Oh. Sana magpatuloy lang ang kagandahan ni Angge. Ang ganda-ganda, oo, di ba? Oo nga, blooming! Yes. Parang may nagpapa... Oh. Parang may nagpapaano sa'yo, nagpapasaya, nagpapaganda. Marami naman po nagpapasaya sa akin, pero nakapagpahinga lang ako ng more than 1 week, kaya kumpleto yung tulog ko. So nakakaganda yung ako. Binasa. Kaya, blooming talaga yun, di ba? Blooming, oo nga. Wala ka tulog ko. Si Abby, oh. Ayan, so eto na ang umpisa natin. Sir Jonathan, eto na, 15 years sa industry, sir. So, kamusta? Anong pakiramdam? Simula na nag-umpisa kayo na eto ngayon, 15th year na. Ayan. So, nakakatuwa nga na 15 years na. Na-realize ko nga nung nag-uusap kami about the celebration. It's 15 long years na tuloy-tuloy. Hindi talaga ako nakapag... Kumbaga parang, ay, hindi pala ako nag-stop ever since nagsimula ako. So, sabi ko, I wanna take this opportunity to breathe and stop and to reflect on the things that I've done so far in the last 15 years and just be thankful and just be grateful, express gratitude sa mga tao na nakatrabaho ko and giving back to the audience yung mga songs na ginawa, na dinala nila kung nasan ngayon, di ba? So, ayun, samahan niyo po ako sa pagse-celebrate at pagbabalik ng glory sa nagbigay ng blessing sa which is si Lord Jesus Christ. Yes! True! Marami naman sang-ayon talaga dyan. So, John, question lang. Meron bang time dun sa 15 na yun, sa 15 taong sa industriya na naisip mo na mag-quit or mag-stop na? Pahinga na ako, ganun? Yun nga eh. Sabi ko 15 years nang dizzying 15 years, tuloy-tuloy. Wala talagang as in break na break. Pero, hindi ko, kung i-recall ko yung 15 years, walang time dun na inisip ko na mag-give up. Kasi, I love what I do. Very, at nandito yung passion ko eh. Siguro dahil gustong-gusto ko yung ginagawa ko. Kahit na stressful, kahit na nakakapagod, laban pa rin kasi nandun talaga yung heart ko eh. So, hindi mo talaga i-give up yung something na you're passionate about. So, ayun. Yes. At dahil, kasi si Sir Jonathan, parang madalas lang natin siya makita kapag may awardan, na nanalo, ganyan. Sir John, dito ba sa concert, makikita ka ba namin magpe-perform? Makikita ka ba namin on stage? Yes. Nako, ako ang kakanta ng patuloy yung pangarap. Oo! Piling ko gusto yung sample. Ang aga. Patay-patay tayo. Hindi
totoo nga. Kakanta ko na isang song, pero nakanta ko na naman, di ba? Yung Taratena. So, kakantahin ko. Actually, yung Taratena, kung maaalala nyo, baka yung iba, naaalala pa. Back in 2001, ang Taratena sa Himig Handog, nung time na yon ay interpreted by Kayla. Kaya, ito yung group ni na Brennan na minentor ni Mr. C, di ba? Tapos may V3 doon. Yung group na V3, kasali ako doon. So, yung trio. So, yun, kakantahin ko lang. Naku, mamaya pili ko magkalat tayo ng mga ano throwback pictures and videos ni ano Sir John. Naku, ang yating ko nun. Eto na, eto ang pinaka-aabangan ng lahat, Sir John. Meron ka bang bagong ilo-launch na bagong kanta sa concert? Naku, yun nga eh. Kasi pinag-uusapan namin yan. Actually, since na-celebration siya ng 15 years, so sobrang daming kantang pagpipilian. Kumbaga, wala nang room para for a new song. Mm-hmm. Siguro celebration na muna, looking back, just ano, yung very nostalgic night, lahat ng mga songs na the audience have learned to love, maririnig nila uli doon. So very nostalgia party yan, nostalgia concert. Yes. Tapos yung bagong song maririnig niyo yan after the 15 years concert. Ayun so, lang na sinasabi. On to the next. Ang dami pa noon. Oh. Ayan na. Feeling ko. Actually, sa bagong album ni Angge, meron kaming sinulat na bago. Actually, sinulat ni Angge yung kanta, lyrics niya, ginawan ko ng music. So, ang ganda noon. Mm. Feeling ko, hihintay abangan niyo yan. Tungkol saan? Tungkol saan? Sige, Angeline, ito magkwento. Tungkol po ito sa... Actually, para to kay Mama Bab ko eh. Kumbaga, nagawa ko po yung song na yon na gusto ko yung... kung ano nga po yung nangyayari ngayon sa buhay ko eh... Pasasalamat ko yun sa nanay ko kasi kung hindi naman dahil sa nanay ko, eh, wala rin naman po Angeline Quinto, di ba? So, kung ano man po yung mga ginawa... Kwento mo kung paano mo nasulat. Ni Mama Bab sa akin. Di ba nasa bahay ka lang sabi mo, nakita mo si Mama Bab mo nandun sa pool, tapos nakikita kasi mo siya through the glass. Kasi ang Mama Bab ko, tuwing umaga, pagkagising niya, naunang magising ang mama ko sa akin, lagi siyang tumatambay doon sa tabi ng swimming pool namin. Tapos lagi siyang nakatingin lang sa puno. Lagi lang siya nakaganyan. Ito yung mga ganyan? Oo, lagi lang siya nakaganyan. Tapos ako naman, nakita ko siya minsan dun sa loob ng bahay namin. Siya, ano yung nagawa ni Mama? Tapos yun, bigla lang pumasok sa isip ko yung kantang yun na parang gusto kong makasulat ng isang kanta na pasasalamat para sa nanay. Nag-flashback sa'yo lahat, no? Oo, yun lang. At ang ganda po nung kinalabasan ng song. Tama. Kasi pusong-puso yung pagkakasulat ni Angel. Sobra. Speaking of puso, magpunta naman tayo ngayon sa Angeline. Bilang balita namin ay kasama ka sa napakalaking star-studded concert na to na mangyayari sa December 3. Angeline... Tito Boy. Angeline, kamusta? Kamusta experience working with the one and only Sir Jonathan Manalo? Akala ko kamusta ang puso ko. Mamaya na yan. Dito may ubo. Di ba? May gap yan pag kay Tito Boy. Sir Jonathan, sa akin muna. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi na siguro kung gagawa ako ng napakarami pang kanta or magre-record ako ng napakarami pang kanta, hindi ako sanay na hindi si Sir Jonathan yung kasama ko. Kasi simula, umpisa or hindi pa po ako nagkatrabaho dito sa ABS. Ang tagal naman ni Sir Jonathan. Ang tanda mo ah. Hindi pa ako nagkatrabaho dito sa ABS-CBN. Si Sir Jonathan ang kauna-unahang nakasama ko na nung nag-record ako ng first na kanta ko na nagawa ni Sir Jonathan, yung Patuloy ang Pangarap, at yung theme song po ng Star Power, di ba Sir John? Mm-hmm. So, ayun, at sana hanggat may karira ko, hanggat nakakanta ko, sana lagi lang siya nandiyan para sa akin. Grabe, umuulan ng puso dito sa ano, habang pinapanood kayo ng mga tao. In fairness, umuulan. Eto pusuan na. Yan. Pusuan na. Pusuan mo, besh. Eto na. Angge, paano ka na-influensya ni Sir Jonathan pagdating sa pagkanta? Meron ba? Paano siya naka-apekto sa'yo? The way you sing or mag-isip? Marami. Kasi si Sir Jonathan, hindi ko lang siya katrabaho eh. Kaibigan ko siya, kuya ko siya. Minsan para ko siyang manager. Siya yung coach ko sa pagkanta. Alam niyo yun na kahit hindi siguro ako mag-voice lesson, kapag si Sir Jonathan yung kasama ko, lahat natututunan ko. So, every time na magre-record kami ni Sir Jonathan, kapag hindi ko maintindihan yung isang song bago ko i-record, ipapaliwanag yan simula umpisa hanggang dulo. Kung kinakailangan na patulugin niya muna ako,
doon sa recording studio hangga't maaari para magawa ko po ng maganda itong kakantahin namin. Gagawin niya yun. Hangga't kahit pagod na siya, na minsan inaabot na kami ng madaling araw sa pagre-record, hindi niya ako iiwanan sa recording studio, hindi namin tapos. Ganun siya ka-professional at ka-hands-on talaga sa ginagawa niya, hindi lang sa sarili niya, kundi sa mga katrabaho niya din. Alam niyo mga kapamilya, totoo po yan, minsan ay sa araw. Minsan ay sa araw. One day sa araw. Birthday ni Sir Deo. Pumunta sila para mag-party, pero etong si Angeline, binit-bit niya si Sir Jonathan sa sasakyan. Kanta mo naman yun, te. Oo, ganun kami ni Sir Jonathan. Minsan pag nasa party kami, imbis na nagsasaya kami doon, party-party, nakikipagkwentuhan sa ibang tao. Kapag tapos na kami sa loob, lalabas kami niyan. Anong gagawin natin sa labas? Sir John, turuan mo ko sa kanta ko. Ano? Aaralin namin yung kanta ko kinabukasan. Nandun kami sa loob na sasakyan. Dali ah, napipick up niya kagad. Nandun kami sa parking lot. Actually, minsan sa phone lang. Di ba magtatawagan kami sa phone? Tapos, Sir John, ano kayang magandang idea? Actually, mahirap siya magtanong na ideas, pero yung final execution, sa kanya pa rin naman. So sabi ko, ay siguro hindi ito matatanda ni Angeline. So the next day, pagkatingin ko sa performance niya, ay! Ginawa niya, ang ganda ng pagkakagawa. So nakakatawa. Siyempre, Jonathan Manalo. Yeah! So ayun, ganun. Every time, pero minsan, si Angeline, may mga performances yan na magugulat na lang ako, papanoorin ko siya. Nasabi ko, uy, ang ganda nun ah. Tapos natawagan ko siya, Angge, kanino nang galing yung idea sa inyo? Sir John, ako lang yun. Sabi niya, uy. Nakakatawa, may mga times na pag sobrang confident na kasi si Angeline. Yung dahil sa haba na ng relationship namin, yung natutunan niya na rin kung paano mag-reinvent sa sarili niyang style. Kumbaga, mas nakilala niya yung sarili niyang style. Kasi tinuturo ko sa kanya kung ito yung kaya mong gawin, ito yung pwede mong gawin. Na minsan, diba? Natatakot akong itry, pero si Sir Jonathan yun nagsasabi sa akin na gawin mo yan. Yes. Okay. Kaya ko pala. Talagang ganun na kaano yung ano niyo, no? Yung relationship ninyo. Galing. Pero eto na nga, Angeline, may iba tayo. Nung nakaraan lang, nakita ka namin, iyak ka ng iyak. Sobrang iyak ka ng iyak sa MMK. Sobrang galing mo sa MMK. Ay, congrats naman natin si ano, Angeline. Angeline, kamusta? Ang gaganda ng feedback sa inyo doon ni Eric Santos. Ano masasabi mo sa lahat ng nanood? Tsaka, kamusta ka mo sa experience mo doon? Ito kasi yung first time na nakasama ko si Eric sa pag-arte. So, syempre gusto ko magpasalamat muna kay Ma'am Charo kasi siya po yung nakaisip nito para sa amin ni Eric. At sa lahat po ng nanood ng maalala mo kaya ng MMK noong Sabado, gusto ko mag-thank you kasi ang daming natuwa. Paano daw ako umiiyak ng gano'n na parang gripo? Sabi ko, hindi ko rin po alam. Ang daming naiyak? So siguro, alam ko rin po kasi yung ano eh, yung simula ang pisa hanggang dulo ng kwento ng mag-asawa na si Ate Malu at saka si Kuya RJ. So, yun, talagang kahit sino naman, pag narinig yung kwento niya, maapektuhan talaga. Sir John, napanood niyo yun, yung MMK niya? Naku, magagalit to sa akin si Angie. Napanood ko yung trailer. Tsaka nakita ko nag-trending. Busy si Sir Jonathan. Kasi nga may 15. After ng 15, papanoorin niya yan. Sabi rin sa akin ni Eric, tumawag sa akin the next day. Ang late na? Sabi niya, napanood mo ba? Sabi ko, nakita ko nag-trending. Pero ang daming feels, daming hugot ng program. Nakita ko yung reaction ng tao. And nakakatuwa. Napanood ko na yung mga previous MMKs ni Angeline. Alam ko talaga na magaling na actress to. Tsaka lahat ng pelikula niya napanood ko. Ayun ha. Sir John, may mga bagong pelikula. Kung yung buhay mo gagawing MMK, sino yung gusto mong gumana? Ako din. Ako sumagot. Ako din, Sir John. Paano? Gagayahan mo yung gupit ko? Ganyan? Composer ka? Kaya natin yun. And sino gagarap na Angeline? Si ano? Si Yeng. Pwede. So ikaw na din natin. Ako na rin. Oh, challenge yun, challenge. Kahit walang TF yun, gagawin ko yun. Okay. Pahig ba kayo doon, Sir John? Oh, si Angeline. Challenge kay Angeline. Di ba may mga ganun naman talaga? Yung kaya lang parang prosthetics mo. Medyo mahirap. Sir John, kung gagawin sa MMK yung buhay, niyo, anong title ng MMK? Magte-text na ako para manalo ko. Patuloy ang pangarap. Ay. Natouch ako. Hindi kasi, sa totoo lang, sabi ko nga kay Angeline, yung song na Patuloy ang Pangarap, totoo sa kanya yan. Pero, totoo din naman sa akin yan. Kasi di ba yung
we never stop dreaming eh, di ba? Yung pangarap naman, hindi siya natatapos sa isang pangarap, patuloy lang yan. At minsan, talo ka ngayon, hindi mo ititigil yan. Tuloy ka lang kasi, ano, everyday is, could be another, meron na namang bagong dream na pwedeng ma-fulfill, di ba? So, tuloy-tuloy lang ang pangarap. At katulad sa amin, ngayon, may mga, pagka meron kaming na-achieve ng isang career goals, on to the next goal. So, tuloy-tuloy lang yan. It never stops. So, ganun din kay Angeline. Nakita mo, pagaling ng pagaling. Padami ng padami true ng pelikula. Padami ng padami ng hit songs, diba? At paganda ng paganda. Yun na nga eh. Good tayo. Sabi na kasi dito. Ganda talaga ni Angeline. Kinse po. And fairness nga. Oh, so ito na nga. Dahil dyan, tapos na yung mga chikahan natin, magpunta na tayo sa mga trivia questions. Okay. So ito, what are the stories behind choosing movie theme songs for Star Cinema? Ayan, na mga kanta ni Angeline. Okay. So ito na. Nako. Umpisa natin. Pakaya natin lahat yan. Sige, ito, ang pinaka natatandaan. Sige, bayan, unofficial yours. If you ask me to, duet nila ni Eric. Ni Eric, oh. Diba? Angel Locsin, John Lloyd Cruz. Diba? Oh. Naalala mo pa yung movie poster niya? Yung may Jaryo. Makakalimutin ako sa ganyan. Jaryo yung movie poster niya. Medyo sexy. Natatakpan yung katawan niya. May Jaryo ako. Sabi ko. Pinanap ko doon. Binalat sa Jaryo. Nung ano kami ni Eric yung binalat sa Jaryo. Napaisip ako. Actually, maraming nagandaan sa version nila ni Eric. Kasi originally yun, if you ask me to, solo number siya. Solo song siya na ginawa ni Patti LaBelle and then ni-revive ni Celine Dion. Tapos first time na merong duet version. So, ginawa ko ng napakagandang vocal arrangement na na-showcase yung heart and vocal performances ng dalawa. So, ano ba to? First, hindi niya naman to first duet lang. For a movie? First! Para sa movie. First namin first ni Eric. So, first duet nila to ni Eric. Tapos doon nilang nagustuhan yung boses namin dalawa ni Eric. Mm. Tapos, binigyan nila kami ng maraming work. Tapos, ano, tinulungan nila kaming maging mayaman. At nag-box office yung pelikula. Ayun na. Sobrang laking kinita niya unofficially yours, di ba? Record-breaking yan. Pero kasi po, sa producer po ang pinakamas malaking kita sa sumama. Si Sir Jet pa rin pala. Sa kanya pala. Uy, hindi naman. Uy, syempre, bigyan mo kami ng sample ng susunod na kanta. Ito ah. Yes. Ito na to. Tingnan mo. Gangster, Sir John. She's dating the gangster. Gangster! Alam nyo, ano, ilang beses po namin yung nirecord ni Sir Jonathan kasi hindi ang title na to? Till I Met You. Diba, Sir John? Till I Met You. Actually, yung challenge kasi sa song, syempre may pinanggagalingan na version ni Regine. Diba? So, ayaw namin na makumpara kasi, syempre, alam mo naman kapag nakanta na ni Miss Regine, nagsiset yan ng certain standard kasi alam mo naman Regine, so mas na-challenge kami ni Angeline na gawa ng sariling version and thankfully dahil sa pag-conceptualize namin carefully ng song kung paano siya tutunog ng maganda, so nang nakagawa kami ni Angeline ng hindi necessarily birit na version pero mas heartfelt, mas mapuso. Saka and, Sir John, yung mas babagay kay Catherine at Daniel na pag pinakinggan mo hindi nagpapakitang gilas pero mas itatouch yung heart mo. So, mas hindi naka-focus sa vocal performance na hindi na kami bibirit kasi syempre meron ng version na alam mo namang tapatan pa namin yung ginawa ni Miss Regine, di ba? So, ginawa na lang namin yung kung ano yung babagay sa eksena, di ba? Yung tsaka natutuwa kami every time na nakakabasa kami ng comments about the song na nakaka-in love, na touch sila. Diba? So, sample. Dapat dalawa tayo, Sir Lou. Ayan na! Oo, tama. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Iba yung ginawa niya. Opo, iba po. Pero ginawan din yan. May nakita ako. Oo. Ginawan din yan. Ay, oo. Diba? Ginawan nila yung version. Oo, ginawan nila. But, alam mo tayo, ang ganda niyang kanta na yan. Nung nilapat yan sa pelikula, ay, ang sarap sa pakiramdam lalo. Ako po, ang hindi ko makakalimutan, kasi kasama ko si Eric Santos nung pinanood namin yung ano. Anong meron tayo kay Eric Santos? Kay Eric Santos, katrabaho ko siya. Okay. I'm pushed it out. Okay, go. Sige.
Ay, bakit may ganyan kang ano? Ayan, magbabasa tayo ng mga comments later. Kasi magkasama talaga kami ni Eric. May kasama din kami iba, yung handler namin, yung manager namin. Pinanood namin tong movie ni Katrina at saka ni Daniel. Yung pinasok yung kanta, tapos yung chorus part pa niya, yung last chorus niya, Sir John. Yung si Miss Dawn Silueta. Ang ganda talaga. Oo, nakakaiyak. Yung si Miss Dawn Silueta, biglang nakita sila ni Richard. Sir Richard Gomez, di ba? Tapos parang nag-flashback lahat sa kanila, tapos umiiyak silang dalawa, grabe. Sabi ko, parang hindi ko boses yun kasi tumayo yung balahibo ko. Naisip ko si Jonathan Manalo. kasi siya yung kasama ko nung ginawa natin. Sabi ko, naku, finally, ang ganda, Sir Jonathan. Di ba tinawag na kita? Tsaka ang daming versions namin yung ginawa. Nakakatuwa. Pero meron silang dalawang version na narinig sa movie. Diba? Opo. Dalawang version. So, ilang oras nitong ni-record dati? Kasi balita namin dun sa Magandang Buhay, nanonood kami. May 7 hours ka ate. Pero sandali lang, diba? Sandali lang kasi familiar na ako dun sa kanta. Nasa puso mo na yun. Inaabot kami ng more than 5 hours kapag hindi mo alam yung kanta eh. Yung sa Budoy, Sir John. Kasi, hindi, yun eh. Kasi yun yung sobrang busy mo. Kaya tayo inabot ng 7 a.m. Sobrang busy mo nang hindi mo naaral yung song. Diba? Doon pa lang natin inaaral. Saka ano, kasi ano, lalaki talaga ang kumanta. Si Raymond Lautchenko. Sir Raymond Lautchenko ang original. Tapos galing ka pa sa isang event nun. Opo. Diba? Tapos talagang pukpukan yung schedule ni Angeline nun. Tapos in between nung recording namin, kumakain kami. Para hindi kami antukin. Kasi nga gabi na. So may kain pala yung kain. Tapos mayroon pa siyang, may racket pa siya again. Kapi pa on the day, di ba? Konting kulang ang tulo. Diba? Pero at least natapos namin yung pagkakarapos. Eto na, sunod natin, Sir John. One more try. Ako, isa pa yan. One more try. Nakakaiyak din. Angel Luxin, Angelica Panganiban. Metro Manila Film Fest. MMFF. Sancho Marudo. Ding Dong. Ding Dong Dante. Yan yung second. Second top grossing film ng time na yun, di ba? So, ang pera ko hindi basta maubos. Yung ba yun? Pero, pasensya ko. Yung ba yun? Yung ba yun? Di ba yun? Wala ba yun? Galing! O, kasahin mo na yung chorus part. Without you. Kalimutan ko yung lyrics. Without you, I'm all alone. Day by day. Woohoo! Grabe, humming lang eh, pero sakit na tayo. Totoo ba? Tayo, humming lang. Related ka lang. Ay, ito na next natin. Way Back Home. Sir John, ano to? Julia Montes and Catherine Bernardo. Sir John, ito ba sila yung magkapatid sila? Magkapatid sila, inspirational movie. So, naghanap kami ng, naghanap yung Star Cinema, na nag-listening kami ng perfect song na magiging bagay din sa narrative ng movie. So, yung You're My Home nga. Kasi diba, yung You're My Home, bagay sa family, diba? Actually, yung kantang yan nakakaiyak. No, Sir John? Pero, At marami may gusto ng version. Yes po. Si Sir Dave, gusto. Pa po bang may version nun? Kayo? Si Leia. Hindi. Ang alam ko lang si Leia sa Odette Quesada. Leia Salonga. Sabi ni Sir Jonathan, may mababang version nun? Naisip ka? Leia, naalala ko. Si Miss Leia. And ayun, si Angie. Oh, Angie, sample daw. Dahil masakit ng chan mo. Dahil masakit ng Manalo. Jonathan Manalo. Nakulay ng mga pangalan. Yon, alam mo na. Teka lang, tamalan tayo saglit. Ito, last na to. Suddenly It's Magic, Sir John. Ano ayun yung pangalawang duet nila ni Eric. Ayan, Star si Cinema Eric. Movie. Si Mario Morer to. Oo, si Mario Morer te. Mario Morer, Eric. Si Friendship and ko. Si nandyan din diba si ano, si... sino to? Si Kakay. Ayun, si Kakay. Sila yung love team ni Mario, di ba? Ay! Hindi sir, di ba? Off cam. Ay, off cam. Iba na lang. Ayun na. Okay. Feeling ko, sir, gusto mo pasabal si... Kunta ka. Uy, totoo naman yun. Totoo yun, hindi. Ayun na, medyo maano tayo. Sila off cam. O, di ba? Chismis ka na. Kaibigan ko si Ate Kay, ha? Totoo ba? Ay, I love you. Totoo sila? Hindi. Naging item. Kaibigan ko si Ate Kay. Tanungin mo sa kanya pag nagkita kayo. Huwag ka ba yung kong daba? Eto na! Hindi, hirap mo na kumiga
sa inyo. Eto na, tatalo na tayo. Game, on the spot lyric writing with Jonathan Manalo. Ito na. Oh no! Dahil kilala ka bilang isang sikat at magaling na composer. Sir Jonathan, ayan, mag-write tayo ng few lines in these situations. And Angeline, ito yung challenge. Si Sir Jonathan, magsusulat siya ng lyrics sa topic na ibibigay ko. Tapos ikaw, gagawan mo ng musical rendition. Okay. Wow, rendition. Ano po ito? Go! Umpisa natin. Ano po yung first? Moving on from breakup. Moving on from breakup. Magbibigay ka ng Sir John, lyrics, okay. Tapos... Ay, ito, Sir John. Ito. Pwede pa lang. Ayan, habang nagsasulat si Sir Jonathan, magbabasa tayo ng mga komento ng ating mga... ayan. Ang bait ni Sir Jonathan kay Angge, galing kay Maribel Jeronimo. Hello, Maribel! Ayan. Advance happy birthday po sa inyong dalawa, Sir Jonathan at Ate Angge. Thank you. Salamat. Say, Angeline, pabati naman mga babies ko. Saika, Sashi, galing kay Say. Ayan, o diba? Bantayan niyo po sila. Magbantay niyo lang po. Charot. Bantayan niyo po sila, babies niyo. Ayan. Makagawa natin ang buo para mabasa. Hello, Angeline. Watching from... Moving on from breakup. Masakit naman mo. Ang sarap ko na. Bakit masakit, ate? Meron ba tayong... Charot. Showers tayo. Charot lang. Lahat may tanong mo lang. Hi po sa inyo. Ganda ng lipstick ni Angge. Ay, bakado. Ganda lang lipstick mo, te. Because sino nagsabi na maganda yung lipstick ni Angge? Ito. Jackie, watching from New Zealand. Oh, hi, Jack! Jackie. Ate Jack, kamusta dyan sa New Zealand? Dali mo naman kami dyan. Hi, Ate Angge. Oh, hi, Ate Angge daw. Hello po sa inyong lahat. Hi po. Ito. Ayan, puro pabate. Ganda mo daw, Angeline. Galing kayo si Kenneth. Oh. Ito naman Kenneth. Talaga. Napakaganda talaga. Ayan, at maraming dumarating na pabate. Happy birthday sa inyong dalawa. Thank you. Maraming salamat po. Birthday na namin. Hi daw from Japan. Oh, Angeline, pagaling ka, inuubo ka daw. Uy, paano nga? Hello sa Japan. Mushi-mushi. Tama ba? Mushi-mushi. 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 Sayonara. Sayonara. Uy, goodbye yun. Babay lang. Ayan. Ayan, so ready na ba si Sir John? Ready ka na ba, sir? Moving on from breakup. Sir John, huwag yung iiyak ako. Baka maiyak ako. Ano po yung isa? Lyrics, ito po, next natin. Dalawa na lang, ha? Sige. Long distance relationship. Long distance relationship, sige. Ayan na. Si guys, on the spot, makikita natin ngayon gumawa at magsulat ang isang Jonathan Manalo na isang mabilis. Alam niyo mga kaibigan, kaya yes. Siguro din po siniwerte ako na si Sir Jonathan ang... nag-compose ng patuloy ang pangarap ng Grand Finals sa Star Power kasi gusto ng Diyos na manalo ako. Kasi Jonathan Manalo. Tara mo! Totoo, tinailaban mo talaga din. Jonathan, for the win! For the win! Ganun ang English ang pangalan mo, Sir John. Jonathan for the win. Okay, Jonathan Manalo. Mr. for the win. Masakit din siya. Masakit din siya. Masa laing nakakawa. Dalawa yan. Dalawa. Ay, kambo yan. Masakit din siya. Bakit siya nalang muna ka nakahawak? Dalawa to no. Ayan, Sir John, parang nagluluto lang eh. No? Ayan, yung habang niredo mo yung piyasa mo. Sir John, paano ka nakakasulat ng mga lyrics dyan? Galing ba sa experience or ano? Binabalikan na experience minsan. Yes. Nag-empathize sa experience ng ibang tao. Yes. Minsan personal experience talaga pinaka-effective 'yon. Pero halimbawa hindi mo naman nadaanan, syempre nakaka-relate ka sa mga stories na kinukuwento sa iyo. Like si Angge, mahilig yang magkwento sa akin ng mga personal stories niya. Meron akong song na sinulat sa second album ni Angeline, yung Bakit Ba Minamahal Kita. Base 'yun sa love story ni Angeline nung time na 'yon. Kinabahan ako, akala ko sasabihin mo kasi ito. Ayan na. Akala ko sasabihin. Pwede naman bakit tanong kasi sabi niya, bakit ba minamahal kita kahit na palagi mong sinasaktan ng puso ko? Bakit ba minamahal kita? Bakit ba palagi mong sinasaktan ng puso ko? Sino yun, Angge? Sino nga daw, Angge? Hindi, baka pwede sino yun? Siya? Sino yun, Angge? Sino ba yun? Sino ba yun, Angge? Angge, hindi. Sayang naman itong mga 1,000 viewers natin, Angge. Kung natin yung sabihin ko, sino yun? Charot lang. Nagmamata siya, guys. Sino yun? Sir John, ano pinapaborito mo na na-compose? Patuloy ang pangalap. Yes. Pero pag isama niya rito si Eric, pagbigyan mo rin. Pero bakit pag si Eric ang kasama mo, pag tinanong, pagbigyan mo rin? Hindi. Totoo, patuloy ang pangalap. Alam na nila. Tsaka,
sobrang nakakatuwa, kinakanta siya ng mga bata, tapos graduation song, di ba? Makikita mo, kinakanta ng maraming tao sabay-sabay. Di ba, ang gaya yung mga video sa... Na tapos sobrang nakaka-touch. Sa likod ng mga libro. Mm-hmm. Nandun yung patuloy ang pangalan. Ay, ang taray. Nakakatuwa, di ba? Mm-hmm. Pili ko mag-sample ka, te. Kaya mo yan. Patuloy ang pangalan. Siyempre, patuloy ang pangalan pang finale mo. Wow. Final! Show ba ito? Final! Oh, no, one line lang. Again, ayan na mga kapamilya! Ano lang, kasi long distance relationship to eh. Long distance relationship. So parang malayo ka man, so, parang so malapit para, pa rin. So para to dun sa mga naka-online na, sa New Zealand. Oh. Japan. May Thailand pa te, oh. May Thailand. Oh, may Kubaw ba? Long distance. Ortigas na te. May Ortigas? Ito may Cebu te. Cebu? Galit na galit. Cebu te. Cebu te. Oh sige, ayan na. Na eh. Mabilisan yeah. Lang. Eh. Malayo ka man ay parang malapit pa rin. Dahil pag-iibigan natin ay mananatili pa rin. Okay, oh, sige, kantahin mo na yan. Sir, yun ang pangit na sulat. Ipakita naman natin. Ipakita mo. Ipakita mo. Ipakita mo ate sa camera. Sulat doktor. Oo nga. Oo, oh, kantahin mo na yan. Kantahin mo na yan. Ayan. Pag sabi, pakita mo, pakita mo. Pagtingin. Ayaw mo nga. Oo, kantahin mo na. Ito ay on the spot na isinulat ni Jonathan Manalo, kaya kung makita niyo itong lyrics ito sa iba, mananatili. Guys, kay Jonathan galing. Mananatili. Mananatili. Ayan, manatili pa rin eh. Ay, pwede na lang mananatili sa akin. Pwede na lang, mas pwede sa akin. Pabit. Ayan, ganyan po sila magtrabaho. Mananatili sa akin. Malayo ka man eh, para malapit pa rin din pag-iibigan natin ay mananatili sa akin. So kahit na nandun siya sa ibang lugar, yung love niyo for each other, yun yung pinangahawakan. Kahit mo. Malayo siya. Oo. Ano yan eh, trust malayo, yan eh, di ba? Trust yun eh, kasi kung minsan nga magkalapit lang kayo, wala akong trust sa kanya, wala din. True. So malayo ka man ay parang malapit pa rin dahil pag-iibigan natin ay mananatili sa akin. Sige nga! Oh, ganda nun! Oh, yeah. Ayan na! Isipan natin ang magandang tono to. Parang pwede po rito yung kanta ni Sir Manny Pacquiao. Ano, malayo ka man! Para sa'yo. Ay parang malapit pa rin. Ay parang malapit pa rin. Dahil pag-ibig ka pa rin. Ay mananatili sa akin. Medyo... Hindi maganda. Hindi ba pinig sa akin? O ganyan, maglagaw mo, naggawan mo na lang ng emote kung ano man. Yes. Ang ganda nung ganun ano, yung impromptu na. Okay yun. Malayo ka man. Ay, ang ganda no. Ay parang malapit pa rin. Pag... Isip mo ka nun. May magagalit pa mga kumpasa sa atin. Ginagay natin yung tono nila. Ay, ako. Okay, gay. Isipin ikaw natin. Na. Tungari lang umaadlib ka na. Kahit... Ayan, ang dami nanonood from ano. May omen pa tayo, te. Kasi yung lyrics... hindi naman siya malungkot, di ba? Gusto mong bigyan natin ng mga ganun, ano? Very inspiring siya. Hopeful. Hindi siya masakit. Diba? Kasi yung trust nandun. Diba? Ah, true. Malayo ka man ay parang malapit pa rin dahil pag-iibig ka natin ay mananatili sa'kin. Wow! Medyo may pulang lang. Isip ko ang pwede na yan, pwede na yan. Fairness, ba't di ka mag-singer, te? Actually, nag-apply ako ngayon. Nag-apply ito. Next! Next! Love that was never yours. Ay, tama na yan! Okay na to! Oh my God! Baka makopya ng mga watchers natin dyan yung ano. So, ito na! Magka-fast talk tayo. Okay. Ay, fast talk! Fast talk? Yes, fast talk, te. Sino una? Si Sir Jonathan? Sir Jonathan Manalo. Okay. First thing first with Jonathan Manalo. What comes into your mind when you hear this? Ready na ba kayo mga viewers? Ayan, let's go! Mabilis lang to, Sir John, ha? Dapat, ano, sobra lang. Angeline Quinto. This generation's number one diva. Oh! Bigat ng tema, wala pa sa Divas Live in Manila yan. Yung puso ko, naging dalawa. Brennan. Si Kuya Brennan. Soulful. Siniskwela. Agatong. Di ba? Vice Ganda. Funny. Glock 9. Makata. Alex Gonzaga. Naku, sinabi ko na funny.
Funny din. Funny too. Tony, ganito. And sweet. Ato, 10. 10. 9. 8. Godly. 7. Jonah. 10. Ano ang pilihan ni Jonah, 10? 9. Limpiran. Sinasabi ko sa kanya, alam nga pilihan ni Jonah. Fresh. Limpiran. Fresh. Ay, taray, Jonah, fresh. Ano ang pilihan ni Jonathan? Love ko si Jonah, limbira. Ito yung ano ang pilihan ni Jonah. Uy, ang hirap dito ha. Tinanggalan ng lin pero ginawa sa am limbira. I love you, Jonah. Ito na, Sir John Juris. Soothing. Fairness. Kyla. Queen of R&B. Marion. Different, unique. Sam Milby. Slang. King of the original PBB housemate. Of course. Yes. Oh, ganun din. Lani Misalucha. Nightingale. Legendary. Ba't ako sumasabi ako? Legendary. Legendary. Morissette. Whistler. Whistleblower. Whistle. Inigo Pascual. Royal Blood. Piola Pascual. The King. Lasa Adolfo. Boy, King na yun. Aking inusong. King talaga siya. Sige, pagbilang Sir Jonathan po yan eh. General Salvador. The future of OPM. Yes. Wow. Tari mo, Janela. Oh. Eric Santos. Hindi tayo. Eric Santos. Eric Santos. The undisputed king of ballads. Taray ng undisputed, Eric. Isa, hindi ko alam yung undisputed. Isa Siguera. Artist. Casey Tandingan. Soulful. Nabanggit naman yung soulful. Crazy talent. And Gary Valenciano. My idol. Oh! Yes. And last, definitely not the least. Star Music. The number one label. Oh! Wow. Meron pang mabol. Malou Santos. Our boss. And she's watching. Our number one boss. And let's go! Let's go to Angeline Quinto! Ito lang ako. Ano ba ito? Ako naman. Ito, fast talk. Ang dali lang, dahan-dahan lang. Fast talk nga, Ready, go! Dala na Manalo! 1 Master! Master ko yan! Regine Velasquez. My forever idol. Yes. Jonah? Limbiray. Tinanggay yung Limbiray, pero pinalitan ko yung Limbiray. Jonah, Limbiray. Si Jonah, katulad na sinabi ni Sir John, fresh. Fresh. Morissette. Weasel. Gaya tayo siya. Si Morissette talaga weasel sa isip ko. Clarice. Si Klang. One. Two. Three. Power. Grabe kasi yung power ni Klang pag kumanta. Vice ganda. Atiko. Yeng Constantino. Yeng Constantino. Wait, ba't wala akong Yeng? Wala. Gulay. Sir John Yeng Constantino. Gulay. Ako gulay kasi. Kani. Mahilig si Yeng sa gulay eh. Okay. Niluluto ako nga siya. Yeng Constantino, ikaw na. Eh kasi kanta niya ikaw. Tumawa ka. Ang alam ko sasabihin niya yung Kikito Boy. Kaya, kaibigan! Usap tayo! Ikaw na! In fairness kasi sa kanta niya yun na ikaw, di ba? Oo naman. Kaya yun. Yung national anthem ikaw yan. Ikaw na. Kyla? Ayun si Kyla. Kulutera. Kinse Tandingan, Halimaw. Halimaw yun sa stage ha, si Ate Kyla Kulitera kasi sobrang gusto ko yung ano, kung the way siya kumanta. Sarah Jeronimo. Sarah Jeronimo,
Oh! Sarinoli mo! Five. Inspiration ko yun. Sharon Caneta. Pangalawang nanay ko. Star power. Ang nagluwal sa'yo. Kung saan ako pinanganak. ASAP. Family. Star music. Star music, my second home. Coco Martin. Bakit may Coco Martin dito? Ba't may naligaw? Hindi, wala tayong kinalaman dito, te, pero gusto lang natin marinig ang inyong opinion. May nagtatanong si Coco daw ba yung ano, yung subject dun sa song? Ay, patay na. May nag-phone in question. Oo, may malbasa ko din, te. Siya po. Ay! Joke lang! Hindi mo kape! Kaya gusto ko lang ng kape para raw ni nervous ko eh. Wala, wala nagkakaroon nga. Coco Martin, idol ng masa. Ba't parang Coco Martin? Coco Martin, idol ng masa. Siyempre, yun ang naisip ko sa kanya. Eto, hindi ko alam to ha, pero Eric Santos. Eric Santos? Mahal ko yun. Ay! Mahal mo yun. Huwag kayong ano ha. Ay. Mahal ko yun, alam naman lahat yan. Ay, naku, kusuhan na yan. May push.com tayo dito, may tayong pen. Love ko si Eric. Love ko din si Sir Jonathan. Parang nagselos si Sir Jonathan. Habol, Birit Queens. Oh, Birit Queens. Queens, Sisters. Divas Live. Divas Live. Ano yan? Si Punks. Si Punks. Nasi Punks ako. Ayan na ha. So, ito na. Thank you so much kay Sir Jonathan, kay Ate Angge. Siyempre sa napaka-active at saka napaka... Ang tawag dito, go na pagsagot sa ating fast talk. Ngayon naman, may hirapan kami dun eh. Pero masaya. Sir Jonathan, meron pala. Roxy Likigan. Supportive. And mahal na mahal namin. Roxy Likigan. Takot ka tila sa Star Music ka. Sir Roxy Likigan, mayabang friend ko na boss namin. Diba? Dapat yan tayo dito. Oo naman! Generous. No? Generous. Eto na, dahil dyan. Ano? One call away. One call out. Bakit? Meron na ba tayong experience na yun? Sir Roxy? Oo naman. Basta pag may mga problema ako about sa career, si Sir Roxy tinatawagan ko, tapos ang reply niya, huyo. Joke lang po. O, love ko yung Sir Roxy. Huyo. Joke lang. So, eto na. Nandito na tayo sa point. Oo, nandito tayo sa point. And so, sa point na, eto. Sir John and Angeline, bigyan niyo na kami ng ano, sample. Na? Sample na pwede namin makita dun sa ano. Sa concert ng Kinse. Basta may bagong version ng Patuloy ang Pangarap, si Angie nakakanta yun. Yes. May bagong version! English na siya. English na siya. So, ano yun? Magano ba yung ka-ano, sir? May ibang arrangement lang kami gagawin. Pero hindi namin pwedeng kantahin ngayon kasi syempre, kailangan nilang abangan, di ba? Ano, Angeline, kung ikaw mag-i-invite ka na, ano, na manood ng Kinse sa pagkanta, go nga, ate. Kinse! Manood kayo! Sa December 3 na to! Para kay Sir John! Manalo! Ayoko kasi mag-ask na dahil dyan si Sir John, din, hingyan din natin ang sample. Kasi ay, nako! Hindi natin siya din nakikita kumanta si Sir John ngayon. Nakikita natin, naririnig lang ng mga kapwa din niya artist. Sir John, sample. Maniniwala po pa kayo na lahat po ng mga singers sa ABS-CBN na nagawa ni Sir Jonathan ng kanta, eh kaya niyang gayahin lahat. Oh! Bago yan! Ladies and gentlemen, siyempre po lahat sila. Kaya niyang gayahin isa-isa. Bisa natin. So, abutin tayo ng bukas. Hindi. Tara, bumili ka nga! Bumili ng ticket sa concert na Kinse! Yeah! It's fairness! Ayun, hindi naman talaga ako singer na singer, di ba? So, yes, pero si Sir Jonathan talaga, isa to sa mga mentor ko na napaka-gwapo. Yeah. Alam mo yung ano, small but terrible. Siya yun eh. May best, meron na bang time na in love ka kay Sir Jonathan?
medyo na tayo. mga abanting mga tabo. Kung nagkaroon ng chance po, kung nainlove ako kay Sir Jonathan, actually, kasi yung tingin ko sa kanya, magkatrabaho lang, pero siya, feeling ko sa akin. Nakaka din eh. Ang hirap nun. Pag nagkatrabaho kami, alam ko may nararamdaman siya para sa akin, pero iniisitabi ko na lang. Kasi professional kami dalawa eh. Baka maapekto ng star music. Alam niyo yun. Ito pa naman po yung nabibigay ng trabaho sa amin. Star Records. Ang hirap lang po ng ganun. Kaya sabi ko kay Sir John, huwag mo nang ituloy. Kasi pareho tayong maapekto. Baka maniwala na siya. Okay. Baka maka-apekto sa trabaho natin. Tapos sabi ko, makakahanap ka rin ng para sa o, joke lang po yun. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng tumutok. And ini-invite po namin kayo muli sa Kinse, The Music of Jonathan Manalo. December 3 na po yan. Pag wala pa po kayong tickets, please get your tickets from Ticket World. Dial 891-9999 for your tickets. Nauubos na po. Nako kaya. Yes! Sold out na yung balcony, sold out na yung orchestra. Yeah. So, ayan! Please get your tickets na. Yes. Maraming salamat po sa mga nandyan ngayon at iniimbitahan po namin kayo. Kinse, The Music of Jonathan Manalo sa December 3 na po ito sa Music Museum. At ipinapangako po namin sa inyo na itong gabing ito ay magiging gabi ng napakagandang mga awitin at music. At napakarami pong guest talaga. Musika, yes. Sobrang star-studded. Yes, napakarami. Yeah. Random natin yung mga guests. Okay, random natin. Brennan, Yeng Constantino, Vice Ganda, Lizelle Garcia, Block 9, Alex Gonzaga, Tony Gonzaga, Jonah, Juris, Kyla, Marion, Sam Milby, Lani Misalucha, Morissette, Piola Pascual, Miss Angeline Quinto, Janela Salvador, Eric Santos, Isa Seguera, Casey Tandingan, Thor, and Sir Gary Valenciano. Directed by Mr. Dito Camara, musical director ni Miss Bria Villena Osorio. And this is produced by Cornerstone Concerts and Star Events. Star Events. Yes! Grabe, ganyan ka star-studded. Kaya naman, let's go na. Bumili na tayo ng tickets dahil nagkakaubusan na. Let's go, guys! Thank you so much! Salamat po! Ingat kayo! Pagpapago sa bayan. Sabay-sabay na mamangha, sabay-sabay na abutin. Kung malayo, simulan mo na ang biyahe. Alam sa sarili na di ko